Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin ngayon, ito pong kapapasok-pasok lang na balita, no? Tila na napundi na po ang Department of Justice dito sa ginagawa ng na-unfair na ginagawa ng mga abogado ni Laila De Lima. Yan po. Kung ano po yan, yan po ang ipaglilingkod natin sa inyong lahat. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Bago natin puntahan yung mga abogado ni De Lima, ano ba itong ginagawa nila? Ito po, kapapasok lang din pong balita. May binaril po na isang judge, no, sa Manila City Hall. Ang pangalan po nitong judge na to, medyo ano lang po tayo, no, si anong pangalan nito? Manila Regional Trial Court Branch 45 Judge Maria Teresa Abadilla, no. So siya mismo sa loob po ng kanyang chamber. At ang bumaril sa kanya ay yung kanya mismong clerk of court. Pero hindi po yan yung pinakabalita natin. No? Okay lang yan, mababalita po yan, headline po yan mamaya. Ito po ang dito po, may mga ilan mga kapanalig itong Rappler, itong si Maria Teresa. Ito na naman, no? Nakikinikidata na po natin, uunahan na natin itong Rappler at si Maria Teresa. Gagamitin na naman nila ito, no? Inugnay na naman po kay Maria Teresa. Ano po sinabi ito yung Eskidans? The same judge. Ito po ha. Tinutukoy po niya yung binaril na si Maria Teresa Abadilla. Sabi ni Eskidans, na halatang-halatang kakampi nito ni Maria Teresa. Hindi natin alam kung kaano-ano to ni Maria Teresa. Marami na ako na balitaan kagad eh, no? Nakita kagad dito sa tweet. The same judge who have processed bail for Rappler Teresa case, we don't become dumb as to who is possible behind this. And to say that this is country among safest to live in, imagine living this irony every day when even dignified professionals are attacked at random times. So dalawa po binabanata niya rito, no? Nitong Eskidans. Inilapit na naman po, no? Yung pangalang Maria Teresa sa judge na binaril, no? Sasabihin na naman natin, sinasabi na naman nila dito, kahit clerk of court niya, ibig sabihin, yung naroon po mismo sa korte nito ni Judge Teresa Abadilla yung bumaril sa kanya. Hindi po natin alam kung ano po yung dahilan. Kakilala niya po, clerk of court ng mismong kanyang korte ang bumaril sa kanya. Pero, nagagawa po nito, nitong Eskidans na iugnay kay Maria Teresa, no? Dahil ito raw, judge na ito ay nagbigay ng bail. Siya ay nagproseso ng pagbe-bail nito ni Maria Teresa. So alam na natin yung angulo na yan, tapos kakalat na naman yan, ipapakalat na naman yan, iunahan na natin para kung baka mahiya itong kampo ni Maria Teresa. Eh baka pag inunahan natin na pagsasabi na huwag nyo naman gamitin, no, itong mga pagbaril na to na kunwari may kaugnayan na naman sa'yo purkit isa sa mga kaso mo ay nag-bail dito kay, purkit isa sa mga kaso mo ay nahawakan ito at nakapag-bail ka dahil sa kanya. Eh bailable naman ang mga kaso mo, Maria Teresa. Wala ka namang kasong mga malalaki. Ang mga kaso mo, maliliit lang, bailable talaga. Ayaw mo lang mag-bail para mag-appear na ikaw ay nakulong dahil sa iyong mga paniniwalang o sa iyong pagsusulat sa dyaryo. Ngayon, ang guluhan nyo na naman, wag naman, no? Kawawa naman yung judge na to na hindi pa natin alam hanggang sa kasalukuyan kung ano yung dahilan ng pamamaril, no? So, sana wag mo naman gamitin. O, inunahan ka na namin, baka magdadadaldal ka na naman sa European Parliament o sa ibang bansa na yung nagbigay sa iyo ng bail ay binaril, no? Hindi po, siguro nagkataon, ha? Ayan po, clerk po niya yan. So, iimbestigahan po.
matuto sana kayo ng mga ano no, yung mga hustisya no. Sa korte po papadaan yan. Huwag kayong mag-eepal. Yun lang ang pakiusap natin sa Rappler at saka dito kay Maria Ressa na sana huwag gamitin. Itong mukhang wala namang kinalaman sa kanyang kaso, eh baka gamitin na naman para makapanghingi na naman ng mga donasyon itong Rappler na to. Okay. Punta na po tayo dito sa main ano natin. No? Ilang araw na po kung papansinin po natin, mga kapatid, ilang araw na po na itong si Laila De Lima, hindi, senador pa rin pala, hindi pala dating senador, no? Si Laila De Lima po, ay lumalabas, nagtataka po tayo, no? Pwede palang ilabas yung mga ganon, no? Sinasabi nga natin, eh, kung wala naman palang kasalanan, bakit sila pumayag na makulong, no? Iba pa nga yung tsorya natin dyan, eh, no? Okay, ganito po yan. Naglabas na po yung DOJ, no? Unfair po to sa DOJ at sa mga persecutor ni Laila De Lima. Bakit po? Alam po ninyo, yung korte po, dapat yan, hindi yan ini-influensyan, hindi po yan dapat pinipressure. Lalo na ilalabas mo sa media. Kaya po, bawal po na ilabas sa media, pag-usapan sa media, yung nangyayari sa korte. Bakit po? Kasi one way yun eh. Diba? Ang pinalalabas ngayon, ilang araw na, kayo mismo saksi niyan. Ilang araw na nila pinalalabas, yung una nilang sinabi na, oh, may mga testigo sa AMLAC, ang sinasabi ng AMLAC, walang napatunayan na si Laila De Lima ay involved sa drugs. Tapos sinundan po yan ng isa sa mga dating testigo laban sa kanya, bumaliktad na. Di po ba? Yan yung kwento eh, no? Yung pala, tayo, hindi naman kasi tayo mga abogado eh, no? Yung pala, yung po pala yung ibig sabihin ng contempt of court. Ano po ibig sabihin yan sa mga katulad nating hindi mga abogado? Bawal mong pinag-uusapan sa media yan o sa labas ng korte yung mga nangyayari sa korte, lalo na kung ikaw ay isa sa mga abogado. No, hindi mo dapat hindi ka dapat, kung abogado ka ni De Lima, hindi mo dapat sinasabi na dahil yun ay nasa proseso pa kayo, wala pa pong hindi pa po naghahatol yung judge. Bakit po bawal i-discuss yan, no? Kasi para ang judge ay hindi siya makuha ng public opinion. Kaya nga yung judge minsan, hindi sila nagpapapasok ng media. Kasi pag media yan, di ba? Ano pa yan? Isang sa hearing po kasi, isa lang po, hindi naman po pwedeng sabay, hindi naman katulad yan ng debate sa Senado at Kongreso, na pag pinanood mo, pwedeng magbalitaktakan po doon. Pwedeng sumagot yung ano. Hindi po. Isa-isa po ang pagpe-present po dyan ng mga testigo, no? So kung ikaw yung nagpe-present ng testigo ngayon, testigo mo yung pinipresent mo, no? O ikaw yung may dala-dala, siyempre pabor sa'yo yun, yung nagaganap. Diba? Alanga namang ikaw na nagpe-present ng testigo, ikaw na yung kumu-question. Anong klase kang abogado kung ikaw na yung naghaharap ng testigo, eh, hindi pa sumasang-ayon sa'yo. Ibig sabihin, ang nagko-question po sa mga testigo ngayon, etong yung mga abogado nga dito ni Laila De Lima. So, ibig sabihin po, bawal, ano't ano man yung nasa loob, hayaan mo yung ibang tao. Di ba? Hayaan mo yung ibang tao na magsalita niyan. Kasi, kung pinayagan ng judge yung mga media, di yung media. Pero ikaw bilang abogado, o yung mga involved dyan, yung mga mismong tao, mga testigo, bawal po sila. Kasi nasa korte pa sila eh. Wala pang hatol. Yung korte. Kaya po, unfair yon sabi ng mga DOJ. Sa totoo lang, sinasabi ng DOJ,
na yung AMLAC ang patunay nila na involved sa drugs si Laila De Lima. Diba? Kaya lang, hindi po sila po pwede na makipag-medyawara. Dahil po ipinagbabawal po ng korte. Kaya po nila ipapakontempt. Ano po ang ginagawa nito ng abogado ni Laila De Lima? Alam niyo po si Laila De Lima, hindi po yan ignorante sa batas. Dati pong DOJ sekretaryan bago naging senador. Kung hindi pa po natin alam, no? Wala pong DOJ secretary na mahina sa batas. Department of Justice yan eh. Ang tansya natin dyan, no? Sinadya nila yan ng kanyang, ito pananaw ko ha. Sinadya yan ng kampo ni Laila De Lima. Ano't ano man ang kahinatnan, paboran man niya yung persecution. Halimbawa, ngayon napalabas na nila. Ano yung pinalabas nila sa media? Ang sinasabi nila, sinabi nila sa media, wala palang walang matibay na ebidensya laban kay De Lima. Yun, di ba ilang araw na nilang inaano yan? Pinapalabas sa media yan. Isa pang pinalalabas nila sa media, bumaliktad na yung drug lord na tumistigo dati kay Laila De Lima. Kaya nga sabi ng mga DOJ persecutor, hindi naman yan yung naganap. Dumampot lang yung... Siyempre, tatanungin kung paano mo i-present yun. Mahaba po yung hearing. Hindi naman isang tanong o dalawang tanong lang yan. Yung daw kinapture na yun, isa o dalawang tanong lang. Tapos nakapag-conclude na walang malinaw na ebidensya. Ang tanong nga natin, kung walang malinaw na ebidensya, DOJ secretary ka, ikaw ay mahusay sa batas, bakit nakakulong ka pa rin hanggang ngayon? Di ba? Imposible po yun, no? Imposible po yun. Ngayon, bakit po nila nilalabas yan? Kung sakali po na mapatunayan ng korte si Laila De Lima ay talagang may kasalanan sa batas, syempre, papakulong yan. May katwira na sila ngayon na mag-alsa na itong mga dilawan, sasabihin, tignan nyo na. Wala na silang malinaw na ebidensya laban kay Laila De Lima. Gawa-gawa lamang yung mga akusasyon sa kanya. Pero dahil kalaban siya ni Pangulong Duterte, nakakulong pa rin ngayon. Pine-persecute yung lahat ng lumalaban kay Pangulong Duterte. Yun yung magiging conclusion. At madali nilang kumbinsihin yung mamamayan kasi ngayon pa lang, nilalatag na nila sa media na ganito po yan. Wala po silang malinaw na ebidensya. Mismo yung mga testigo nila. Alam ko ang daming testigo nun eh. Di po ba? Kung hindi ako nagkakamali, tumistigo laban sa kanya yung boyfriend niya mismo, si Ronnie Dayan. Siya mismo ang umamin na mag-boyfriend sila eh. Kung tutuusin nga sa isang public employee, na mataas po yung pamantayan natin, di ba? Pagdating po sa tinatawag nating anong tawag yun, yung code of conduct ng public officials. Inamin mo harap-harapan na may asawa yung tao at ikaw ay kalaguyo ni Ronnie Dayan. Yun pa lang dapat wala na siya, hindi na siya karapat-dapat na sa senador. Kung meron tayong mga, di ba? Kung sinusunod natin yung mataas na pamantayan, code of ethics ng pagiging public official, dapat ikaw mismo nung umamin ka pa lang na may relasyon ka sa isang sa yung driver / bodyguard / body shield / kabadi, / kasaba, / kung ano-ano pa, no? Dapat nagbitiw ka na sa iyong pagiging senador. Dahil alam po ng mga public employee yan, no? Sila po yung may pinakamataas na code of ethics sa panunungkulan. Bawal pong makipagrelasyon sa may lalo na kung senador ka. Pero wala nga po siya ng ganong mataas na pamantayan. Very proud pa siya. Ano po yung kinakatwira niya? Frailties of a woman, di ba? Yan po yung mga kahinaan ng mga kababaihan. Ang ma-inlove
At dahil tayo naman ay mga ay isa tayong bansang romantiko, narinig natin yung salitang pag-ibig, narinig natin yung kahinaan ng kababaihan. Sino naman tayo? 'Di ba? Para usigin ng isang babaeng ang tanging kasalanan ay magmahal. Ayun yun eh, 'di ba? O ngayon, eto na. Eh alam ko testigo laban sa kanya yan. Isang testigo pa lang palagay na natin. Pero hindi sinasabi ng DOJ. Sinasabi ng mga abogado ng DOJ. Hindi, wala namang bumabaliktad. Conclusion yan. Kaninong conclusion yun? Sa abogado ni Laila De Lima. Kaya po ipapasite nila sa contempt. Gusto man nilang sagutin sa media. Kasi talo sila sa media. Sa media nagngangawa. Itong mga ano, itong mga kampo ni Laila De Lima, eh bawal na bawal po yun. Bakit mo sasabihin na parang panalo ka na sa media? Diba yun po yung pinalalabas nila eh. Kaya nga may panawagan na, na palayain na si De Lima, wala naman palang katorya-torya yung isinampa sa kanya. Meron po, ang bigat po ng ebidensya, sabi ng DOJ. Kaya lang hindi nila masabi, lugi sila. Bakit? Eh pinagbabawal po ng korte yun. Na i-discuss ninyo sa media yung kasalukuyang nakasalang na kaso. O para nauunawaan po natin bakit hindi po kumikibo, bakit isang side lang po yung nagsasalita na walang kasalanan si Laila De Lima. Yung po ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. No? Bawal po nilang dinidiscuss dapat yan. Lalong-lalo na sa media. Kaya po isa-site nila for contempt. Eh mukhang naplano na nila yan eh. Pansakto po yan eh. Bumabaman po yung hatol. Ang gandang drama niyan, di po ba? Sa akin ha, pag ganito ang senaryo, napalaganap nila sa media na walang matatag, no? Walang walang matatag na involvement, no? Walang krimen na ginagawa si Laila De Lima. Pero inano pa rin, no? Pinakulong pa rin siya. Eh yan kasi ay kagagawan ni Pangulong Duterte. Yan yung sasabihin nila. Di ba? At yan na naman. Kakapture na naman yan ng ano. Kaya ngayon nakakulong si Laila De Lima dahil justisya. Tapos tatakbong senador. Di ba? Ang ganda nun, no? Tumatakbo siyang senador sa rehas. Drama. Walang katalo-talo si Laila De Lima sa nangyayaring ito. O kung nasuhi naman nila yung judge dahil, putya, magagalit yung mga tao pag hindi ko pinaburan to. Nalantad na sa mga tao na wala siyang kasalanan. Pabor pa rin kay De Lima yun, mapapalaya siya. Pag hindi napalaya si De Lima, pabor pa rin sa kanya dahil walang mabigat na ebidensya. Pinatawa, sino naman mag-aaral ng mabibigat pang ebidensya? E bawal nga i-discuss. Kaya po pinapa-contempt. No? So sana nauunawaan po natin kung saan nanggagaling. Hindi naman po sa, hindi nila kayang sagutin. Kayang-kaya po nilang sagutin yun ng DOJ. Magagaling po ang mga taga-DOJ. Pero bakit po hindi nila masagot? Contempt po yun. No? Bawal po yun. Pinagbabawal po. Alam din ni Laila De Lima yan. Alam po ng mga abogado niyan. DOJ secretary po siya dati. Kaya ang tingin ko rito, hindi po ito, ito po ay sadya na to. Panahon na ng kampanya. Magagamit po nila to. Lahat po ng bagay gagamitin nila para sa kampanya laban sa mga kung sino man yung itataas na kamay nito ni Pangulong Duterte na hahalili sa kanya. Pero syempre hindi tayo papayag. Ngayon pa lang nilalantad na natin kung ano yung gusto nilang gawin. No? Tama yan, i-contempt yung mga yan. At pagbawalan sila na magsalita uli sa media. Eh ngayon, masama po yun, di ba? Yung salitang pagbawalan ka. Tignan po ninyo yung Rappler. Kapapasok lang po nito, mga isang oras pa lang po. May tatlong news site na ako nakita. Ganito po ang pamagat nila, no? Tungkol sa balita na to. Tingnan niyo lang kung paano piniplay up to. Ito po ang Philippine Star. Ganito po sabi, no? DOJ wants De Lima lawyers cited in contempt
for talking about the trial. Okay po, 'di ba? Tama po 'yun, no? Pinapasay talaga ng DOJ yung GMA, ano po, GMA News Online. Ito naman po yung sinabi. Yung pamagat lang po. Pare-parehong balita po 'to, no? DOJ wants Dilima lawyers cited in contempt over public statement on drug trial. Okay din po, no? Yun naman po talaga, no? Pinapa-cite nila sa contempt. Pero tignan nyo po yung malisyosong Rappler kung paano po sila magbalita. Ito po yung sa Rappler naman. DOJ moves to silence Dilima lawyers as four-year trial get intense. Asan yung contempt? Ang DOJ po, magpa-file sila ng contempt. Very, ano yun, no? Legal po yun. Dahil lumalabag yung, ang pakiramdam ng DOJ, nilalabag ng mga abogado ni Dilima yung court proceedings na bawal mong i-discuss yung mga nangyayari sa loob ng korte sa media, no? Kaya po site ng contempt. Pero pag binalita ng ano, pag ang Rappler na nagbalita, ang laki-laki, no? Same na balita, citing for contempt. Ito po ang pamagat nila. DOJ moves to silence Dilima lawyers as four-year trial get intense. Malisyoso yung pamagat. Ano po yung sinasabi sa pamagat? Pinatatahimik ng DOJ ang mga abogado ni Laila Dilima. Yung parang binubusalan, no? Moves to silence. Samantalang itong moves to silence na to ay very legal. Cite for contempt, pinakukontempt ng DOJ itong mga abogado ni Dilima. Ganun po magmanipulate itong mga to sa media. Tama po yung sa Philippine Star, sila yung unang tatlo naglabas ng balita eh. Tama yung sa GMA, cite contempt, no? Yung DOJ, pinapasite nila ng contempt. Pero pagdating sa Rappler, pinatatahimik ng DOJ ang mga abogado. Parang kala mo yung kakatayin eh. Di ba? Parang pinatatahimik. Yung binubusalan ng bibig, yung tipong walang kalayaan. Tignan nyo kung paano pick up naman yan. Dugtong-dugtong po yan eh. Alam nyo po, pag may nagkampanya ng ganyan, dudugtongan yan. Sino po sa Twitter ang magpapasimuno niyan? E di yung si kagandahang si yung pinakamagandang vlogger tweet. Actually, hindi dapat tawagin tong vlogger eh. Wala namang vlog yata to, kundi panay tweet lang. Si Pinoy Ako Vlog. Eto po yung kanyang ano. Yan din, yung mukha din ni Dilima. Pero eto ang kanyang tanong. At bakit pipigilan ang katotohanan? Nakita nyo, mga kapatid, ang dugtong-dugtong nila kung paano nila minamanipulate yung pagsasampa ng DOJ ng pinakokontempt itong mga abogado ni Dilima dahil mali yung ginagawa. Ano yung maling ginagawa ng abogado ni Dilima? Bawal pong pag-usapan yung mga nangyayari sa loob ng korte, lalo na sa dyan sa may labas ng korte. Lalo na sa media. Pero pagdating na sa ano, sa may Rappler, pinatatahimik. At pagdating kay ako vlog, kay ano pa nga, Pinoy Ako Vlog, at bakit pipigilan ng katotohanan? Nakita niyo yung dugtong-dugtong? Biglang pinipigilan ng katotohanan? Hindi pinipigilan ng katotohanan. Court proceedings yun. Kaya lagi ko yan, pag nakikita ko yan, pag nagre-react ako dyan sa Twitter, isa lang ang ano ko rin kay, ano, kay Jobber eh. Napaka-BOBO talaga ng tao niyan, no? Makasaw-saw lang, mapasama lang na mapasama ang ating pamahalaan. Sausawa na to. Yan po ang kinakaharap namin araw-araw. Kaya po sinasabi nyo sa amin, no? Badong, bakit mo ba iniintindi ang mga dilawan? Pag hindi ko po inintindihan, pag hindi po kami sumagot, yan po ang pinalalaganap po nila sa media palagi. No, na binubusalan ng katotohanan, pinatatahimik ang mga nagsasabi ng totoo, pinipigilang ilabas ang katotohanan, yun po. E samantalang tayo, kami,
ang naglalabas ng katotohanan. Ang ano po ang katotohanan sa kaso na to? Pinatitigil na yung abogado dahil hayaan mo yung judge kung ano yung magsabi ng totoo. Naroon ba tayo pare-pareho? Wala. Sila-sila lang. Tapos ilalabas niya kagad yung pabor sa kanila. Kawawa naman yung judge. Pag naglabas yung judge na ikaw ay napatunayan na nagkasala, Laila De Lima, babatikusin na yung judge. Wala ngang ebidensya. Ha? Wala ngang ebidensya laban kay De Lima. Pero pinakulong pa rin dahil yan kay Duterte. Oh, same pa rin. Kaya hindi po dapat natin tinatantanan to. Uunahan na natin kung ano yung mga balak nilang gawin para hindi na makaporma. Ipapakalat nyo po, yun lang po pakiusap natin, no? Ito po, ito pong aking mga video, yan po ninyo, pakalat po natin para naman po may laban-laban tayo dyan sa mga lintik na mga bayaran dilawan na yan. Okay, pwede na siguro tayong magsimulang magbasa ng inyong mga komento para makahinga naman tayo.